Hi guys, good morning. Good morning. It's me, Ma'am Shilay again. Good morning, good morning, good morning. It's January 8, 2020. Yan. Ngayon is 7 o'clock. Na-late po ako ng gising in mga inday. Kaya ayan, hindi pa ako nakakapag hilamos ng mukha. Kasi inutusan ako kahapon. Na-repair na ng alaga ako. Nag-prepare na po yung alaga ako na gagawin ko ngayong araw. So, ngayong araw, maglalaga po kami ng... Ako lang pala ang tao rin eh. Maglalaga kami ng mga cover sa kama. Inahanda ko lang itong mga... Kasi andun yung ano, yung washroom sa likod ng pinto. Glass door. Bakit kami maglalaba ng bongga ngayon? Kasi ang karaniwang nilalabang ko lang dito is damit namin dalawa. Maglalaba ng bongga kasi mag-Chinese New Year na po. Mag-Chinese New Year na. Kaya yan. Pero hindi naman ka... Kabigatan yung lalabahan dito kasi may washing. Inililigpit ko lang yung mga 10 years ko nang nakasampay rito. Ang hirap kasi matuyo dahil yung panahon malamig tapos nakasarado lahat ng bintana. Dito sa Taiwan naman, kondo-kondo. So hindi uso yung mga sampay na makikita mo sa labas. Na nakabalandra yung damit mo katulad sa Pinas. Ganun. Walang ganun mini. Ayan. Ayan, hindi pa po ako nakapag-gilamos. Hindi pa rin ako nakapag-suklay ng buhok. Kasi, na-late ako ng gising nga. Ayan. So, unti-unti na namin labhan. Pero lalaban ko na ngayon lahat para hindi na ako maglabo sa susunod. Makakatamad kaya maglabo. Kahit na hindi ano ah, hindi naman kamay ang gamit, nakakatamad pa rin. Ay, buhay. Ayan, tatanggalin ko lang lahat. Hindi kasi po ako makapag-live, so wala ako makausap sa earth. Walang... Hindi ko na alam yung iba vlog ko. Ang dami ko po naiisip na vlog, pero... I realize... Ang hirap palang gawin na nag-iisa. Yung wala kakwentuhan. Diba? Alam niyo yung tipong gusto ko na umuwi. Kasi... Gusto ko magseryoso sa pagpa-vlog. At saka sabi ko, gusto ko na doon mag-trabaho. Gusto ko lang balikan niyo kung ano yung trabaho ko sa Pilipinas. Kasi masanay ako doon. Ayan, ayan, ayan. Nakikita niyo po ba? Natutuwa lang ako doon sa mga iniinom ko. Ay, sa... Pinapalit ko sa mukha ko kasi pumuputi na yung mukha ko. Tsaka malapit na naman maubos yung gluta ko. Nangihinayang na ako ngayon bumili. Sabi ko kasi nung una guys, nakaano na ako, ilang klase na ba akong gluta? Tatlo, dalawa sa Watson, at saka, isa sa online. Kasi, morena talaga ako. Morena. Yung kutis Pilipina talaga. Kutis Pilipina brown. Ganon. So,
Ang dami po kasi namin plastic. Yung alaga ko, ang gustong-gusto niya mangyari, pag namimili kami, kukuha talaga ng isang plastic. Aloka! Ngayon, gambo na ba ako rito? August, September, October, November, December. December katapusan, 5 months na ako. Tapos, January katapusan, 6 months na ako. So, 6 months namin, oh, kung ipon challenge po ng plastic, ayan na ho lahat, oh. Take note, tinupi pa yan ang maliliit. Ito yung washing dito. Ayan, lilipit kita, promise. Hindi naman po pwedeng hindi maglipit. Gagalit ang lola. Ayaw ko po kasing gamitin itong ano, itong washing na to. Kasi, masyado ng luma. Sana, ano siya? Old style, kasi na matanda namin yung dito, diba? So, lahat ng gamit na dito is old style. Pero, automatic na sa dito. Hindi katulad ng mga lumang style na washing machine sa Pinas. Na maliliit pa lang siya. Eh, nagsisimula na naman pong maghanda ng mga paninda yung mga nasa labas namin. May i-review akong products this week. Kasi binentahan ako ng kaibigan ko ng ano, moisturizer. Dapat hindi ko siya kukunin kasi ang mahal. Pero araw-araw kasi niya ako kumukulit. Nagusubi na nga, bentahan na kita para ano, para may benta ka. Kaya, i-review ko siya kasi sabi niya, magandang halaw. Pero wala siyang gluten. Gluten yung kailangan ko. Dahil gusto ko yung mauubos na. Ito yung nirinti ko ng mga frozen collagen. Mag 1 month na siya. Check mo ako lang. Ang cute ng packaging yun. Marami pa. Abot pang nakatapisan. Kasi 2 times yun. Siguro ba sa 4? Ano ba? Sabi di, nung i-review ko to, i-review ko nga ulit siya. 2 capsules per day kasi siya. So, papakita ko sa inyo. Hindi na kasi ako nanguhubad yung jacket. Hindi ko na nakikita yung sarili ko kung pumakiba ako o hindi. Nakikita ko lang sa sarili ko. Nakikita ko na yung nanal na hindi ko pa nakikita dati. Ang lamig ko. Ang higit na ano. Nakikita ko yung nanal ko na hindi ko nakikita dati. So, ibig sabihin, pumusyaw. Cellphone lang kasi yung gamit. Tapos, pag dumating yung i-review ko, may i-review pa akong isa eh. Yung pampaputi ng kilikili. Bago ko lang kasi siya ginamit. Tapos, hindi ko pa siya daily ginagamit. Kaya yun, hindi ko alam kung effective. May muta pa asa ako. Hindi ko pa alam kung effective. Pagkatapos, minsan nga, ano, nakakatamad maglagay kasi ang lamig. So, pagtapos sumali ko, talagang kumakaripas ko na, ano, na, tawag dito, magdamit. Ayan po, ang trabaho natin. Bali,
isa naman ay hindi ano, hindi ka ano ha, hindi ka bigatan. Request lang to ng aking alaga na gagawin. So no choice naman ako kasi hindi ko pupunta dito yung dapat na pumunta. Kasi siya minsan talaga yung naglalaban. Kaya tinuturuan niya ako. So okay lang naman, ilaban ko kasi wala na akong ginagawa. At pag wala akong ginagawa, narinig ko pa dati yung hindi na alaga ko. Minsan talaga nakaka-stress. Kung hindi mo, kahit isipin mo, okay lang yan, matanda na yan. Pero tumarating din yung point na ano, ang sakit mo sa tenga, chong. Ang sakit mo sa tenga, tapos minsan mainit yung ulo mo. Susundan pa niya yung init ng ulo mo, yung parang gagatungan na, gano'n. Gano'n yung tinig. Kaya, kaka-invier na minsan, di ba? Kaka-invier na. Ayan, nakikipag-play-play-play ako. Ayan. Hindi ko na, hindi ako mag-i-edit or ano. Hindi ko na isasama yung mga balik namin doon. Kasi makakabuhay ko po. Ayaw nila, alam niyo ba dito? Ayaw nila ng ano? Ayaw nila na masyadong nilalaban yung gamit. Ayaw nga lang kukuskus yung alaga ko. Hindi naman ako nagkukuskus. Kasi sa totoo lang din naman ako marunong maglaba. Hindi naman ako marunong maglaba. Kaya, akala niya, pag yung kunyari, underwear, panty, isabihin mo sa akin, kung kinuskus ko ba yun, o ano, ayaw na. Puno-puno ng tubig, yun. Sandali lang. Bakit ginawin ito? Hindi gumihin ito yung washing. Ang dami ng tubig. Feeling ko punong-puno na yung washing. Tapos ko siya gumihin ito. Ayan. Feeling ko kasi punong-puno na yung washing machine tapos hindi pa siya humihintong maglagay. Yun po. Tulog pa yung alaga. Okay. Kasi dapat alas sa isa ko gigising. Tinamad lang ako. Sabi ko, kaya ko yan. Kaya ko laban yung mamaya. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Ayan, ililunod ko na yung mga damit. Actually, may mga binabalak ako. Binabalak ako i-vlog kasi hindi ko pa na magagawa. Dahil busy ko sa last hour ko. Gusto ko lang may ma-upload. Gusto ko may i-upload ako para makita ni Lolo na araw-araw ako nag-upload, diba? So, yung mga iniisip ko, sabi ko after ng watch hour ko, 400 pa ako. Mga hindi, 400 pa. Hindi ako nakakapag-LS. Hindi pa ako nakakapag-LS kasi nakaban pa ako kay Lolo. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Kung under review ba ako? Ano, kung i-review ba nila yung ano ko? Hindi ko maintindihan yung email niya eh. Pero, sana matapos na. Hindi ko po nilagay lahat. Try na rin. Kasi pag tinawapak ko, ayoko lumabas. Pero nainit. Tapos, minsan nahihiya na ako sa labas. Kasi,
meron mga tindahan dyan na bad trip na sa amin. Like nung gulay dun sa may dulo. Kasi isang ikot namin lahat dito, puro palengke. Nandito lahat ng, as in lahat-lahat, nandito. Hospital, dentista, pagawaan sa lamin, bilhan ng alahas, palengke. Nandito na, kumbaga, kung mamamasyal ka, kung magda-day off ka, dito ka na lang. Diba? Ako nung nag-day off ako, pumunta ako dun sa plaza. Diba, trip lang ako. Dapat din ako nag-day-off kasi ang mahal ng bilihin. Buti pa ka ako doon sa mga kapitbahay namin. Nandito na lahat. Mura pa. Kaya, nagsisi ako. Wala rin lang ako nabili ng day-off ko eh. Tsaka dito, sabi ng amo mo, sabi ng anak ng amo, ng alaga ko. Anytime na gusto ko lumabas, sabihin ko lang daw. Para pumunta siya dito. At kasi lang nahihiya ako. Nahihiya ako magsalita lang. Kaya pwede ba ano? Pwede ba akong lumabas? At, secondly, paglabas ko naman, yung lumabas kasi ko, may mga kasama akong kaibigan na taga Pinas. So, gusto ko talaga, yung mga namasyal galing Pilipinas, nandito sila rin kayo. Kaya talagang nag-effort ako lumabas. Pero ngayon, wala naman sila. Tapos yung isang, yung dalawa ko pang kaibigan na sa Pilipinas. So, extremely. Yung iba naman malalayo. Yung iba naman. Dapat ako pong mag-a-adjust kung pala sila mag-delay. Lalagay tayo na. Alam nyo ba, nung nasa Pinas ako, madalis ako mahilog. Yung, saan din yung ano ng washroom? Alam nyo yung hilo na ano? Yung hilo na, saan din yung washroom? Check up kami, di ba? Sabi din sa eye check up ko, malabo daw yung mata ko, kailangan kumunta sa lamin. Kasi hindi nila ako ipapasa sa medical. Hindi nagpagawa ako nga ako ng salamin sa kanila, mga inday. Oh my God. Nagpagawa ako ng salamin sa kanila. Tapos, pagtapos ko naman magpagawa ng salamin, OMG, talagang OMG. Ang sakit sa ulo, ang sakit sa mata, alam mo yung, hindi ako bakit lakas. Tayo. Hindi ko na ginamit. Ang ganun sira. Pero dala ko siya. Dala ko yung salamin. Sira na nga eh. Kasi na daganan. Wala, ito ko dito. Thank you.
hindi naman ano ah. Hindi naman puno. Lali pa nga oh. Washing machine ulit sa bahay na para hindi na nahihirapin yung nanay. Nakatutok na doon yung ano, yung tubig. Lalagay na lang yung sa washing. Nagugol ko na ko. Kaya tayo yung sinatay habang sunod po ang ato. Dito, kumukuha ko ng tinapay minsan. Pag gutom na ako, kukuha talaga ako ng tinapay. Lalo na pag morning. So, 8 o'clock siya nagigising. Yung 8 o'clock na yun, ano pa, matatapos siya sa pagigilamos, sa ano, sa kanyang ginagawa pang alas 9 na. So after 9, oh, bakit wala na naman yung piniplay ko? Kailangan ka lang pindutin yung piniplay ko. Bubutin talaga ako. Honestly. Mukbang challenge to. Ano? Sabi ko sa anak ko, gawin mo nga yung mukbang challenge, tapos maiksi lang. Maiksi lang, ipasa mo sa akin, i-edit ko. Pero makita nila yung mukha ko nandun. Nagugutom ako. Ano bang ulam namin kagabi? Ito kasi, alam niyo ba, guys, dalawang kutsara lang ang kinakain namin kanin. Pero nakakabuso. Alam niyo, feeling ko busog na ako. Ayun na. Nagulat pa ako. Feeling ko busog ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero, hindi ako makanin. Maulam ako. Kaya yun ang binagay ko rito sa Taiwan. Kasi sa Taiwan, maulam sila, hindi sila makanin. Nabubusog ako sa ano, sa puro ano, puro papak. Pero ano, iiwasan ko na yung papak. Ang problema lang, bakit hindi ako lumiliit? Kain tayo, morning. May i-upload ako dapat ng dalawang video.
Doon ako sa likod, baka may ilan. May yung alaga ko. Kita ko kumakain. Kakain ako kasi inuman kong vitamins. Misa kasi nakakalipatin ko. Yun pa, wala na pala akong ano. Gagamit na ako ng ibang tawag dito. Collagen. Itignan mo. Kasi guys, noong una, gumamit na ako ng collagen. Pero, powder siya noong una. At saka yung pangalawa capsule. Maganda naman. Maganda yung effect niya. Tsaka, kung makikita niyo yung mga pictures ko dati, medyo may yung iba na. Ilong ko lang talaga hindi nagbabago. Sabi ko nga eh, pag nakakita kayo ng ano na, gamot na magpapatangos. Kasi meron ng pampaputi, di ba? Meron ng pampapayat. Wala nang operasyon. So, ilong ko na lang talaga problema. Alam niyo yung gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Pero, why choice? Babalaw na po yung washing ko. Ayan, magpapaalam na din po ako. Para may upload na itong video na to. Siguro bukas ko pa ito may upload. Bibili po sana ako ng pang-purin yung buko. Yung buko ko, hindi ko po alam kung tulad ba siya. Kasi nung bata ako, talaga napakakapal niya. Alam niyo po yung sabon. Meron ngayon tumanda ako. Nalaman ko, kulot pala siya. Saka ang dali niyang sumunod. Ako lang po nang pitipos dito sa Taiwan. Kasi nung pumunta ako dito, ang dami kong split ends. Ayan yung kulay, yung end. Kung hindi ko siguro ginupit to, kasi nung ginupit ko hanggang dito na lang siya. Ngayon humaba na siya. Siguro kung hindi ko ginupit to hanggang dito na siya. Pero nung summer kasi rito, napakainit. Tapos, nakikita ko yung mga butik nila dito, hindi. Ayoko mag-style. Kaya ginawa ko, itipit ako yung sarili ko. Ayun na nga, nagigit ako ng sarili ko. Then, ang dami kasi niyang ano, split ends, kasi nagpakulay ako dati. Pangit na naging resulta. Kaya, dapat magpapakulay ulit ako ngayon. Kasi wala akong mahal. Nahihinayang ako sa karta. So sabi ko, mapabili na lang kaya ako ng pangkulay. Wala pangkulay sa watches, pero may nakita ako dun ba na pangkulay. Titignan ko lang siya. Thank you.
dito. Hindi pa tapos yung 7:30 na. Hindi pa nagbubukas yung iba. Pero pag Sunday, maaga sila. Marami kasi yung tao. Ano ibalik yung lolo yung pag-like ko? Para every morning, mag-ALS na ako. O every time na may free time. Ito po yung tubig ko. Nakalagay lang siya sa gilid. Pero yung lamig niya pang ref. Parang galing sa ref. Nag-play ako ng video. Humihinto siya eh. Yung 10 hours, hindi pa tapos. Ang dami pa oh. Kasi humihinto yung video. Akala ko kagabi napos na. Nag-release na naman yung washing. Tapos na siya magbanlaw. Kukunin ko naman yung iba. Mag-aayos muna tayo ko sila. Pinakamaswerteng caretaker dito sa Taiwan. Bakit? Kahit natupakin yung alaga ko. Kasi, nag-iisa ako sa bahay. So, wala akong kaaway kung hindi yung alaga ko. Walang ibang sisita sa akin. Walang ibang makikialam ng gagawin ko kung hindi yung alaga. Hindi ako pagod sa trabaho. Hindi ako pagod. Kasi, magaan eh. Pagod ako sa pag-intindi sa alaga ko. Lalo na minsan, pag yung, alam mo yung nagagalit siya, without reason, na, kailangan mo lang intindihin kung bakit siya nagagalit. Kasi, ganit siya sa ibang bagay. Of that. World War 3! Magkakaroon daw ng World War 3 dahil doon sa pagkamatay ng isang pinakamataas na tao sa, saan ba yun? Iraq ba yun? Kasi sabi niya na magkakaroon ng mga pagkakaroon ng depression,
kasi kapag dami na tao, so, alam na yung kakulangan ng bigas, ng pagkain, ng tubig, ng supplies sa mundo. So, kailangan bawasan. Kaya nagkakaroon. Kaya gusto nila magkakaroon ng world war. Bakit? Kasi yung mga mahihirap na tao, hindi nila afford kunyari pumunta sa ibang lugar para isalba yung sarili nila. Unlike ng mga mayayaman, isasalba nila yung sarili nila. Diba? So, maraming mamamatay, bawas yung populasyon. Tapos may panahon na naman magparami yung mga mayayaman. Sila lang kumbaga yung may karapatan magparami.
Ayan, ayan, ayan. Puta, tanggal ko mga mga plastic. Overflow yung washing. Eh, hindi maganda yung pagkagawa ng flooring. Hindi siya pantay. Eh, hindi na patunta sa hospital. Tapos busy pa ako dun siya. Hindi ko alam kung mag-recruitment pa ako. Tapos parang gusto ko muna uwi ng Pilipinas para ako ipagpatuloy ang lahat. At parami pa kasing utang sa akin yung visa. Hindi pa binabayaran kaya nakakatamad. Ibang kumot. Kasi, para hindi na ako magsasalang ulit. And then, ito. Aray. Lagi ko dito. Ito yung mga nilaban ko. 3 weeks ago. Kasi hindi naman 3 weeks ago. Siguro mga 1 week ago. Sabi niya, isa-isa lang daw.
sa isa lang daw yung kalaban ko. Pero, may hirapan ang inday. Iini sa isa ko pa to. Gusto ko, busin ko na siya lahat. Para sa mga susunod na bukas, wala na. Diba? Ay, pre-reasable. Dubli-dubli yung punda, grabe. Alam mo dito, bukod sa punda, meron pang tuwalya sa pilo. Para hindi manganga mo yung ulo, yung filo. Pilo mo. Fellow. Sino yung alaga? Yan mo siya. May maganda dito ang unan. Hilig kasi ako sa unan. Actually, mahilig ako mag-ano? Mag-bili-bili ng gamit ng bahay. Yun nga, like unan. Kung saan ako nakatutok, kawali, mga ganun. Lalo na yung mga, ang dami ko naipon ng yung mga kawali, kasirola. Hilig ko yun. Yan, magpapaalam pa rin na tayo. Maraming salamat sa mga tumutok at nag-ubos ang oras para matapos tong kalokohan kong to. Dali. Ang bigat. Ayan. Thank you po guys. Sana makapag-LS na ako sa susunod. At salamat po sa pagpapanood ng mga ginagawa ko. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa mga ka-team. Maraming salamat po. Bye-bye!